So what's up again guys, welcome to our YouTube channel. So ngayon meron tayong i-repair na satellite decoder. Issue po nang mayari ay nagkukurap-kurap po yung kanyang lead indicator. So yun po, makikita nyo. So ngayon guys, subukan po natin i-repair kung ma-re-repair po natin. At samahan nyo ako. So first na gagawin ko, i-check po natin yung adapter, yung 12 volt power supply. Yung very first na gagawin po natin, baka hindi po stable ang ating output ng ating power supply o ating adapter. So ayan po, meron po nasusukat na 12.3 volts, so stable naman, hindi po nag pa-fluctuate. So may posibilidad po ang problema po natin ay nasa mainboard ng ating decoder. So yun guys, sinaksak ko ulit at mapansin natin na nagko-corrupt-corrupt talaga siya at hindi po siya nag-o-on, sabi ng may-ari. So ngayon guys, buksan po natin at i-check po natin yung mga dapat nating i-test, i-check para natin to ma-repair. So ayun guys, buksan natin ang ating decoder at tingnan natin po natin sa loob kung ano po ang ating ma-check. So ito guys, nabuksan na po natin ang ating decoder at kung mapapansin nyo, madumi po ang ating mainboard. So lilinisin po natin yan para maaliwalas po ang ating pag-repair. Hindi po tayo ma-stress sa pag-test ng mga dapat i-test po. So ngayon natapos nating linisan, ngayon naman magte-test po tayo. Mag-voltage check po tayo yung sa input, baka po nagda-drop ang ating mga boltahe, at yung sa mga LDO natin o load drop regulator para sa 3.3 at 1.8 kung stable ba ang boltahe, kung normal ba ang ating boltahe. So ayan guys, sinasaksak ko na sa ating adapter sa ating mainboard at ayan po, nagpa-fluctuate po talaga ang ating lead indicator. So ngayon guys, i-test po natin ang ating input ng ating mainboard ng ating decoder. Yung black probe po natin, ilagay po natin sa ground at yung red probe naman natin ang ipagtutusok po natin sa ating itetest. So ayun guys, meron tayong nakukuha ang 12 volt sa ating input ng ating mainboard. Hindi naman po nagda-drop, stable naman po. So wala po dito problema. So magte-test ulit tayo dito sa ating may 3.3. Ayan mo guys, mababa po ang ating 3.3 volts sa 1.8. Ayan po, 1.4 lang, mababa rin. Meron po talagang problema ang ating board. So test po natin. So ngayon, test naman po natin ang ating 5 volts kung normal. Ayaw matusok ka. Wait. Wait lang. Hanap ako ng pwesto. So, ayan po. 3 volts lang ang ating 5 volts. So, abnormal po ang ating 5 volt supply. Kaya mababa po ang ating supply sa ating mga LDO. Dahil mababa po ang ating supply ng ating 5 volt. Diyan po kasi kumukuha ang ating mga LDO sa 5 volts. So ito guys, ang ating 5 volts supply, wala po talaga siya. So i-test po natin uli sa input at sa output ng ating 5 volt supply. So ayan guys, meron po tayong 12 volts input. Yung output ng ating 5 volt supply ay 3 volts lang. Hindi po stable o abnormal po. Ayan po guys, at kinakapak ko, ay mainit po guys ang ating regulator IC ng ating sa 5 volts. Ayan po guys, umiinit po at tinanggal ko muna siya sa saksakan, baka lalo pong masira ang ating board. So ngayon, na-confirm po talaga natin na may problema po ang ating sa 5 volts supply ng ating mga LDO.
i-close up ko lang guys. So ayan po ang ating regulator IC po para sa ating 5 volt supply. So guys, wait lang, ayusin ko lang at para makita nyo. Wait lang po. So ayun guys, ito po yung part number, tingnan nyo na lang sa ating screen. Ayan po ang part number ng ating sa 5 volt supply po. Yan po, umiinit po yan dyan guys, kaya confirm po, sira po ang ating 5 volt supply. Ito guys, magte-test po tayo kung meron bang shortage sa linya po ng ating 5 volt supply. So ayan po guys, naka-range po tayo sa buzzer at tingnan nyo na po sa tester kung magbabas po. Ayan po, nakamute kasi yung ating video dahil maingay po dito kaya na-record ko na lang po. Ayan po, tinetest ko lang po yung mga capacitor po natin, yung SMD capacitor, kung meron bang mga shorted dyan po sa 5 volts supply po natin. Ayan guys, wala po akong nakuhang shorted po dyan. Kaya ang suspect sa po talaga natin ay ito pong regulator IC po natin. Kaya po papalitan na lang po natin yan ng ibang regulator IC. Dahil wala po akong available dito na katulad niya pisa ng ganyan. So papalitan ko na lang ng 7805 regulator, 5 volts regulator. Ito guys, try lang po natin kung gagana po ito. I-convert po natin yung regulator IC niya sa 7805 regulator. Ito guys, bago natin po i-convert ang ating 5 volts supply, yung regulator IC, tanggalin po muna natin yan dyan sa board para po wala na po sa gabal kung sakali man. So ayan guys, natanggal na po natin ang ating regulator IC sa 5 volts. Ito po yung guys, maliit lang po, meron po siyang 6 pin. Dahil sabi ko nga kanina, wala tayong pisa na ganito. I-convert na lang po natin siya sa 7805 5 volts regulator. Try lang po natin kung gagana po ito. So ito guys, na-place ko na po yung ating 7805 at meron na po siyang mga wire. So ito po siya. I-test lang po natin kung meron pang output. Ito po yung blue na wire. Yan po ang ating input sa 12 volts. At yung gray naman ay para sa output ng 7805 na 5 volt. So ngayon guys, try lang po natin kung gagana po ito. So ito guys, tips ko lang sa pagko-convert po ng kahit ano po, dapat sure po tayo sa mga connection. I-double check po natin ang ating mga ginagawang connection para sure na po tayo at hindi po masira ang ating nare-repair. Ating blue wire, yung po ang ating input, 12 volts, at yung sa ating ground naman ay yung na nakatornilyo po. At yung gray wire naman, yung po ang ating output sa 5 volt supply. Ngayon guys, ready for testing na po tayo at plug ko lang. So kung mapapansin nyo, stable na po ang ating indicator. Hindi na po siya nag-fluctuate o nag-blink-blink-blink. Ngayon guys, mag-voltage check po tayo kung stable ba yung ating 5 volt at good na ba ang mga linalabas po ng ating mga LDO. So test po natin ang ating input, yung sa 12 volts. Wait lang po. Ayan po, meron po tayong 11.9 round up to 12 volts. At sa ating output naman, meron tayong 4.9 round up to 5 volts. Good po. At yung mga LDO naman po natin, sa input ng LDO, meron 4.8. Good. Sa kabila, meron ding 4.9 volts.
So, test po natin ang ating mga output ng ating mga LDO kung good na ba yung sa 3.3 at saka 1.8. So, hinahanapan ko lang ng ground. Yan po, test po natin ito. So, meron pa tayong sukat ng 3.3. Good na po. Kaninang mababa po yan. Sa 1.8 naman. Wait po. Wait lang po. So, ayan po. Meron itong 1.79. Round auto to 1.8. Good po. So, good na po ang ating mga supply. So, gumana po ang ating conversion sa regulator IC sa 7805. So, ito guys, para maging mas matibay pong ating 7805 5 volts regulator, linagyan ko po siya ng heatsink at para yung init niya, mabilis po mag-penetrate doon sa heatsink, hindi po siya mag-overheat. At linagyan ko po siya ng silicone compound para mabilis po ang mag-penetrate yung init niya. So, ito guys, tinitest ko na at nilagay ko na siya sa aming TV kung good na ba. So, ayan po guys, success po ang ating operation sa conversion po ng ating 5-volt regulator IC to 7805 regulator, 5-volt regulator. So, ayan guys, success po. Maraming salamat po sa ating sa inyo, sa panonood at pagsubaybay ng ating channel. Sana nakabahagi po tayo ng konting kaalaman sa iba na nagsisimula pa lang. Salamat guys!